Okay. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, ito ang kwento ngayon. Okay. Tulad nga pa na sinabi ko kanina, si Trillanes po kasi, meron po yung kasong rebellion kay Gloria. So, anong nangyari nun mga kababayan, noong 2010, kakaupo pa lang po yun nun ni Pinoy, binigyan niya po ng amnesty si Trillanes. So may amnesty po si Trillanes. Hindi lang po si Trillanes, yung buong Magdalo, yung 300 na sundalo na yon na nag-aklas kay Gloria, binigyan po ng amnesty po ni Trillanes. So dahil nga po doon mga kababayan, noong 2018 naman, ang ginawa ni Digong, pinarevoke. Pinarevoke po ni Digong yung amnesty po ni Trillanes. So syempre makakaroon ng kasuhan yan. At ang ending nun mga kababayan, ito. Supreme Court declares Duterte revocation of amnesty of granted to Trillanes unconstitutional. So yan mga kababayan. Ganyan po kabaliw si Duterte. So ginagamit niya yung kapangyarihan niya para po ipitin yung mga kritiko niya. At dyan nga po, biktima si Trillanes. Okay. So para makuha po natin yung kwento ng content na to, interesting kasi to mga kababayan para sa akin. Just bear with me, napaka-interesting nito. So dito, basahin lang to natin dito, no? Sabi dito, the Supreme Court, however, said it found convincing evidence that Trillanes did file his amnesty. The executive decision to revoke only Trillanes' amnesty, notwithstanding the fact that the application forms of all the other amnesty grantees could similarly no longer be located, constituted breach of his right to the equal protection of the laws. So mga kababayan, kasi ang reklamo kasi dito ni Duterte, hindi daw po dumaan sa tamang procedure yung amnesty nga po ni Trillanes. Kaya gustong iparevoke. Pero mga kababayan kasi, ang nangyari kasi dito, ito. Sabi dito, Trillanes threatens Duterte, go, Duterte kasi bongo, with corruption expose. Corruption expose, sorry, expose. Okay? So, the en banc ruling declaring Trillanes' amnesty valid was penned by Associate Justice Maria Filomena Singh. The Supreme Court also noted that the revocation of the amnesty long after it became final and without prior notice violated the constitutional right of Trillanes to due process. Okay. So ngayon mga kababayan kasi, ang pinaka-reason talaga kung bakit gustong iparevoke ni dating Pangulong Duterte yung amnesty nga po ni Trillanes, kasi nga po nanakot, nag-threaten si Trillanes na ano, ilalabas ko yung corruption issue ninyo. So ano ba yung corruption issue na yon? Yung corruption issue po na yun mga kababayan is yung construction company ni Bongo. So ang nilabas kasi ni Trillanes dito na yung karamihan po ng project sa Davao City hindi po dumaan sa procurement law at kinuha na po ito at binigay po ito sa kumpanya ni Bongo. Kasi mga kababayan, dapat po kasi para po makakuha kayo ng isang proyekto po sa gobyerno, dapat category A dapat yung construction company ninyo. Pero nagtataka si Trillanes, bakit yung kumpanya nga po ni Bongo ay category B lang, pero nakakuha po siya ng milyones na proyekto po sa Davao City. So, ibig sabihin nun, hindi po dumaan ng maayos na procurement law yung kumpanya ni Bongo. So, ayan po yung nilabas ni Trillanes nun. So, ang ginawa ni Digong, ni-revoke yung amnesty ni Trillanes. Kasi mga kababayan, ang akala kasi ni Digong, porket presidente yung nagbigay nga po ng amnesty kay Trillanes na si Pinoy, presidente lang din po yung pwedeng bumawi, na hindi po ganun yun. Hindi ganun yun. May proseso po tayo dyan. And then mga kababayan, para mas maliwanagan po tayo sa totoong nangyari, kung bakit nga po nagkaroon ng amnesty si Trillanes, actually meron report dito from ABS-CBN News ata to. Panorin na lang natin to, no? So malaking tulong sa akin to kasi at least hindi na ako nag-research at hindi na rin ako mag-explain. So ito mga kababayan, panoorin natin to ha. October 11, 2010, pinirmahan ni dating Pangulong Noynoy Aquino
ang Presidential Proclamation No. 50 na magkakaloob ng amnistiya sa lahat ng nagaklase sundalo. Sa Oakwood Mutiny noong 2003, sa standoff ng Marines noong 2006, at Manila Pen Siege noong 2007. November 2010, naglabas si Aquino ng Proclamation No. 75 na siyang pumalit sa Proclamation No. 50. Dito, mas pinalawig ang amnistiya pati sa mga dating PNP personnel na sangkot din sa mga insidente. December 2010, naaprubahan na ng Kongreso ang proklamasyon. January 5, 2011, kasama ang iba pang leader ng Magdalo, pumunta si Senador Antonio Trillanes IV sa Ad Hoc Amnesty Committee ng Department of National Defense para mag-apply sa alok ng amnistiya ng Administrasyong Aquino. Kasi hindi naman ho kami nagpanggap na yung ginawa namin napagpunta sa Oakwood and sa Manila Pen and na natural na ginagawa ng sundalo. We are man enough to admit na we have broken rules in the pursuit of our moral cause and we faced it. Noong buwan din yun, naaprubahan ang amnistiya ng Trillanes at ilang nag-apply para rito. So yan mga kababayan, no? So at least meron tayong nakuwang report. So in short mga kababayan, inamin ni Trillanes na nagkamali siya. Inamin niya na yung ginawa nga nila sa Oakwood, isa itong paglabag sa batas. Nakulong si Trillanes, nakulong na rin, di ba? Pati yung 300 na Magdalo. Pangatlo, nag-apply sila ng amnesty kay Pinoy. Sila nag-apply ha, nag-apply sila ng amnesty kay Pinoy. And then, pang-apat, nasira din po yung karir ni Trillanes bilang sundalo. Kasi pagkatapos nung Oakwood Mutiny, nung nasampahan nga po ng kaso si Trillanes, hindi na siya sundalo nun eh. Wala na eh. Sira yung karir ni Trillanes. So, hinarap ni Trillanes lahat ng consequences. Diba? Hinarap ni Trillanes lahat ng consequences nung ginawa niya pagkakamali. Inamin niya naman nakamali siya. So ngayon, ang sabi ni Digong dito, ito ha, kita niyo kung gaano katanga itong si Digong eh. Duterte revokes Trillanes amnesty. Okay? So ang reason daw, okay, President Rodrigo Duterte has revoked the amnesty given to opposition senator Antonio Trillanes in 2010 in connection with his involvement in unsuccessful attempts to overthrow the Arroyo administration. Okay? And then sabi dito, the president cited a certification from Armed Forces of the Philippines of Deputy Chief of Staff for Personnel that there is no available copy of Trillanes application for amnesty. So ayan ang nirereklamo ni Duterte. Hindi daw nila makita yung dokumento na nag-file ng amnesty si Trillanes. Kita niyo mga kababayan, napakababa ng dahilan. Ayan ang pinakadahilan nila kung bakit nga nila gustong iparibok ni Duterte yung amnesty ni Trillanes. Okay? And then despite of former Lieutenant Superior Grade Trillanes' failure to apply for amnesty and refusal to admit his guilt, his name was nonetheless included among those granted amnesty pursuant to Department of National Defense. So ngayon, ang reklamo naman ni Digong, hindi daw inamin ni Trillanes na yung pagkakamali niya. Di ba kanina mga kababayan, inamin niya kanina, di ba? Napanood niyo, di ba? Kanina sa interview, inamin niya. Inamin niya kanina na ang ginawa namin ay hindi naman ito, sabi ni Trillanes, ang ginawa naman namin ay paglabag yun sa rules, so hinarap namin yung consequences. Sinabi niya sa interview ah. Di ba? Sinabi niya sa interview na. So ano sinasabi ni Duterte na hindi daw po umamin si Trillanes ng nang pagkakamali, umamin na. And then mga kababayan, alam nyo kasi mga ka-streetwise, kanina rin po sa video na pinanood natin, nung binigyan nga po ng amnesty ni Pinoy, si Trillanes, dumaan po ito sa Congress. Dumaan sa Congress yan. Di ba kanina, napanood din natin kanina, di ba? Nung pinirmahan ni Pinoy yung amnesty, pinadaan po sa Congress. Inaprubahan ng Congress yan. So ngayon, ang gusto ni Digong, tanggalin na lang kaagad. Alis. Ayaw namin ng amnesty. Makukulong ka ulit. Ayun ang gusto ni Digong nun.
So, dito natin makikita na si Digong talaga pikon. Dito natin makikita na kapag nag-criticize ka kay Digong, merong balik sa inyo. Kay PBBM, hindi nyo nakita yan, di ba? And then, ito. So, I guess all of these cases would file to proceed, and if taking him to custody is an automatic effect of that, then so be it, Guevara. So ito si ano, si Guevara, yung soldier ngayon. Hindi ko talaga alam, no, kung bakit si Guevara nasa administration po ni PBBM. Hindi ko talaga magets. Kasi dati siyang DOJ secretary po ni Digong eh. Itong Minardo Guevara ba to? So ngayon mga kababayan, di ba? Ito. Okay. Ang nangyari dito mga kababayan, nung pina-revoke nga po ito, ah, balita ito nung September 25, nung pina-revoke nga po ni Trillanes, nung pina-revoke nga po ni Duterte yung amnesty nga po ni Trillanes, nakulong si Trillanes ulit. Di ba? Oh, Senator Antonio Trillanes was arrested on charges of rebellion following an earlier move by the president to revoke an amnesty granted to the senator for his involvement in the number of co-op attempts that happened over a decade ago. So yung kaso po ni Gloria, natapos na, binuksan po ulit ni Duterte. Para lang po patahimikin si Trillanes. Di ba? Oh, and then, nag-bail pa si Trillanes dyan. Yan o. The bail has been set to 200,000 pesos. Trillanes is banned from leaving the country under the terms of the bail. O, so na-aresto, nakulong na naman, so nag-bail. So ganyan po kawalang yayan si Duterte, no? So ngayon mga kababayan, syempre, ang nangyari nun, binigyan nga po ng warrant of arrest si Trillanes ng RTC. So syempre, ang ginawa ni Trillanes, di ba? So ang ginawa po ni Trillanes, nag-file po siya ng kaso sa Court of Appeals. Diba? So sabi dito, Trillanes wins at Court of Appeals, ruling reviving rebellion case reversed. So nanalo po si Trillanes sa ano? Sa Court of Appeals. Okay, 2021 yan, panahon ni Digong. So malino mga kababayan na hindi kayang manipulahin ni Digong yung Court of Appeals. Kasi hiwalay na korte yan eh. Yung RTC posible talaga yan. Pero yung Court of Appeals hindi. So ngayon, ang nangyari, hindi pa natapos doon. Nag-appeal ulit yung company ni Digong. Inakit pa nila sa Supreme Court. Oh. So ngayon mga kababayan, ang nangyari ito na. April 3, 2024, Supreme Court declares Trillanes amnesty valid, strikes down proclamation number 572 that revokes said amnesty. So itong proclamation number 572, ito po yung ginamit po ni Digong para i-revoke nga po yung amnesty ni Trillanes. So ang sabi ng Supreme Court, di ba? Revoke, invalid. So tapos na. Wala na. So ang sabi ng Supreme Court, ito galing ito sa mismong website ng Supreme Court, ha. So sa Supreme Court ko to nakita eh. So sabi dito, okay. Supreme Court en banc ruled that the amnesty granted to former Senator Trillanes is valid and that is revocation through proclamation number 527 issued by former President Rodrigo Duterte is unconstitutional. So hindi pwede 'yon. Kasi una mga kababayan, sumuko si Trillanes, nag-file ng amnesty at dumaan po ito sa Congress. So hindi pwedeng baliin ito ng presidente lang. 'Di ba? And then, the court ruled that the revocation of Trillanes' amnesty long after it became final and without prior notice violated his constitutional right to due process. So hindi pwede yon. Final na po kasi yung amnesty ni Trillanes at masisira po yung due process ni Trillanes. Kasi kung gusto nyong iparibok yung amnesty ni Trillanes, kailangan dumaan ito sa centurari. Ipareview ulit. Ipareview ulit bago i-revoke yung amnesty. Hindi yung pag sinabi lang ng baliw na Duterte,
ayun na yun. Hindi ganun yun. Dumadaan pa sa proseso yan. So, ang ginawa nga po ni Digong is pag-violate po sa constitutional right at due process nga po ni Trillanes. And then, further proclamation number 572 in seeking the revival of the criminal cases against Trillanes after they have been dismissed with finality, violated his constitutional rights against ex post facto laws and double jeopardy. O, so ito mga kababayan. Yung mga kaso po ni Trillanes tapos na. Pero binuksan una naman ni Digong. So pag-violate na naman yon ni Duterte. Finally, the court found that there is convincing evidence that Trillanes did file his amnesty application. Di ba? So sabi ng korte, nag-file talaga si Trillanes ng amnesty application kay Pinoy. Sabi ng Supreme Court yan. The executive decision to revoke only Trillanes' amnesty, notwithstanding the fact that the application forms of all the other amnesty grantees could be similar, no longer be located, constituted a breach of his right to equal protection of the law. So ngayon mga kababayan, ang tanong kasi dito, tanga-tanga din si Duterte, no? Kasi ang ginawa kasi dito ni Duterte, pina-revoke ni Duterte yung amnesty ni Trillanes, pero bakit si Trillanes lang? E 300 silang binigyan ng amnesty. Bakit si Trillanes lang? So, dyan natin makikita yung ano, yung intention na talagang gusto lang talaga nilang patahimikin si Trillanes nung panahon na yon. So, ang sasabi ko lang dito, good job. Hindi kay Digong, ha? Good job sa Supreme Court. Yon. So, ngayon, pinatunayan ng Supreme Court na talagang ano to? Pathological liar talaga itong si Digong. At saka psychopath pa. 'Di ba? Admitted killer pa. Isa pa 'yan. Oh, personal agenda, correct. Oh. So 'yun mga kababayan, no. So kayo mga ka-streetwise, ano man sabi niyo nga po dito sa pag ano, tawag nito, sa decision nga po ng Supreme Court regarding nga po dito sa revocation nga po ng amnesty po ni Trillanes. Naniniwala ba kayo na itong ginawa nga po ni Digong kay Trillanes ay panggigipit lang? So ewan ko na lang, 'di ba, kung hanggang ngayon Duterte pa rin yung sinusuportahan ninyo. Tulad nga po na sinabi ko mga kababayan, para ipagpatuloy po na suportahan si Digong, kailangan yung tanggalin yung common sense. Kasi itong nangyari po kay Trillanes ngayon, isa po itong ebidensya na talagang psychopath tsaka pathological liar itong si Digong. 'Di ba? So 'yun mga kababayan, no. So 'yun, pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat 'yan. So thank you po mga ka-streetwise, no.